What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonooring isang video. Ito po ay nagmula kay Balitang Masa. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Masa, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe natin po kayo mga katunay. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong itong hatid sa atin ni Balitang Masa. Pasok! Hindi pinalampas ni General Bantag ang sinabi ni DOJ Secretary Boyang Remulla na treasure hunting umano ang pakay ng paghuhukay sa Bucor compound. Kasi ang pagkakaintindi kasi ng mga netizens ay sa loob ng kulungan. Hindi yun nasa loob ng kulungan. Nandun katabi ng swimming pool na siradoon sa director's quarter. Ayan ha, may treasure hunting na! Ano yan ha? There's more than 1 kilometer yun away from the prison facility. Hindi yun gagamitin ng prison ng PDL. Ipinagkipit balikat din ni Bantag ang mga nakitang manok panabong, sawa at kabayo kulungan. Meron daw talaga siyang mga kalaban na balak sirain ang kanyang pangalan. May information na nagpondo na itong mga drug lords para sa tanong na yan. So expected natin itong mga coming days ay magkakaroon nga niyan at hindi nga itong coming days pa nangyayari na. Bagamat nangangamba sa siruhidad lumalabas ng bahay si General Bantag para makausap ang kanyang mga abogado. Samantala, walang nakita. Talagang binubugbog si General Bantag, no? Talagang gusto talagang pabagsakin si General Bantag, no? Talagang maraming gumagawa ng paraan pero patuloy pa rin lumalaban si General Bantag. Pero talagang delikado talaga para sa kanya, no? Pero matapang si General Bantag, eh, no? Talagang kilala natin ang mga iguro, talagang may mga paninindigan talaga yan, no? Talagang as in matapang talaga, warrior. Yun ang talagang mga likas na isa sa mga ugali ng mga igurot dyan. Ang pagiging warrior. Laban kung laban. Basta't nasa katwiran ka, lalaban sila. Ganun yan. Tang problema si DOJ Secretary Boyang Remulla kung humingi ng extension ang kampo ni suspendidong Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag para sagutin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Sa programang The Source, sinabi ng kalihim na hindi ito makakaapekto sa proseso ng kaso. That will be up to the prosecutors, but I think that usually we grant these motions. These motions are usually granted by the prosecution. In fairness to many of those that I say that they lack time to study the case or to even respond to the allegations therein. So most of the time, it's granted. Today, as part of my advocacy for the youth, ayun, I visited the National Ang mapapanood nating video ay si Sen.Raffy Tulfo. Yari na naman kayo kay Sir Raffy. Raffy Tulfo naging emotional sa kanyang speech. Ayan na, naging emotional siya. Hospital in the Philippine Children's Medical Center. November is National Children's Month and yesterday, November 20 was National Children's Day. Actually, even before I became senator, I visit these hospitals because more than anyone, the children in these hospitals need all the help they can get. They are the most helpless sector in our society. And today, I clearly saw the sadness and sorrow in the faces of these innocent angels, reflecting the pain and suffering they are going through in the first few moments of their lives. Ang bigat po sa dibdib makita itong mga bata na may malulubang sakit, leukemia, stomach cancer, pancreatic cancer. Napalabas po ako ng kwarto dahil di ko na po matake ang kalagayan ng isang bata doon. He was a 6-year-old boy suffering with stage 4 liver cancer. Excuse me. He was having a hard time breathing, even if he already had an oxygen tank assisting him. I was told that he is just waiting for his time to go, meaning he was already sentenced to death. And his parents were there to helplessly witness it all. As a father, I can just imagine what they were going through, knowing that their child already is considered as dead. Mr. President, the National Children's Hospital, a health facility for the poorest and weakest, is in dire need of our help. Kung paano naghihingalo ang mga pasyente doon, gayon din ang paghihingalo ng pasilidad at sitwasyon ng National Children's Hospital. Una, kulang na kulang po sila sa manpower. They could not handle the amount of patients that comes to them. In fact, listen to this. There is a 3-year waiting time. Ulitin ko po. Excuse me. 3-year waiting time for some of the therapies being offered to the patients. PT, OT, at speech therapy. 3 years, 3 taon. Isa pong buong cycle po yan ng Kongreso.
Tatlong taon maghintay ang isang pasyente bago siya makatikim ng therapy dito po sa National Children's Hospital. Lubos po akong humahanga sa mga doktor ng National Children's Hospital, maging sa mga nurses doon, dahil sila po ay may tuturing na tunay ng mga bayani. They give more than what they are paid for, and their salaries are way below industry level. Ang laki niya ni National Children's Hospital. Dinala ko dyan yung anak ko noon eh, dati, sa National Children's, and baby pa siya. Laki niyan. Ang dalawang buwan na sweldo ng mga PT at pampublikong hospital ay kinikita lamang po nila sa dalawang linggo sa private practice. Nobody wants to work in the National Children's Hospital because, of course, there are better opportunities out there. Ayun. Pero dahil sa pagmamahal at malasakit sa mga bata at pamilya doon, ang mga frontliners ng NCH ay natitiis. It is true, patriotism at work. Ayun, no? Kaya maraming umaalis, maraming ayaw magtrabaho sa mga publics, no? Kasi nga, siyempre, ang inaano, di ba, yung sweldo, di ba? At saka, mas gusto nila talaga na yung oportunidad na mas malaki, yun ang talagang kinukuha nila. Kaya yung mga pampubliko is nawawalan talaga ng mga magagaling na doktor talaga, no? Kaya dapat talaga is bigyan talaga ng aksyon ng gobyerno yan. Isa pa yan sa bibigyan ng aksyon. Dahil hindi naman lahat ng mga tao is afford ang private hospitals, 'di ba? As in, napakamahal, 'di ba? Uupo ka nga lang, 1,000 na eh. 'Di ba? Konting pindot-pindot na sa'yo, 1,000 na. Second, the facilities are also below standard. The building is dilapidated. Ang mga pagtakip nila sa bintana ay plywood. Basag-basag po yung mga bintana at plywood po ang pantakip. Pwedeng pasukin ng alikabok, usok at lamok. Ang nap at napakainit po ng mga kwarto. Walang tamang ventilation. Nako. Imbis na gumaling ang mga bata, mas lalo pa sila magkakasakit. Excuse me po. Excuse me, Mr. President. The equipment that they have are outdated and lacking. What kind of parents are we to these children? Their therapy rooms are very small. Just imagine po, kung nakikita nyo po, yan. Halos kalahati lang po yan ng public CR po natin dito sa Senado. Grabe. How can several children have adequate therapy if they are cramped? According to the doctors there, ideally, the entire floor should be for therapy, but they're reduced to that one room for all patients. So instead of getting therapy 2 to 3 times a week at the hospital, the parents are just instructed to continue the therapy at home. Ang nangyari, do it yourself. Ang medical attention na nabibigay sa mga bata. Mr. President, the situation of the National Children's Hospital when I visited them before I became a senator has not improved. Lalong lumala pa po. I'm wondering what has happened to their budget. Their budget has increased, but is it being spent well? Will it be spent well? I want to know that we are watching what they will do with the budget of the National Children's Hospital. Actually, hindi naman po talaga nag-increase ang budget ng National Children's Hospital. On the other hand, I would like to commend the Philippine Children's Medical Center for the service that they are giving the children. There is even an ongoing construction to expand the facilities. I salute the management of PCMC. They're on the right track. And so I would like to highlight the stark contrast between the two hospitals. The fact that PCMC is doing a good job, there's something wrong with the system of the National Children's Hospital. Actually, there's nothing wrong with the system, the National Children's Hospital. What is wrong is the way the government handles this hospital, the way that the kind of help this hospital is being treated, the way the kind of help that they must receive from the government. I think that's what the problem is. I would like to call on the DOH to strengthen the education of parents, particularly mothers, when it comes to parental and pregnancy health care. Bilang kulang po tayo sa resources upang maalagaan ang mga batang may sakit, at top priority would be prevention. We should double the information campaign for mothers regarding the lifestyle and diet when pregnant to prevent ailments caused by poor health during pregnancy. Ang laking pera po matitipid ng mga Pilipino
kung ang mga sakit ng mga kabataan ay mapipigilan. Mm. And I would like to echo the advocacy of our dear Senator Pia Cayetano for breastfeeding. This is the number one defense of our children against sickness because it is the best source of immunization for the newborn. Tama yan. Ang breastfeeding talaga ay talagang maganda sa mga babies. Talagang 100% talaga, no? Na legit. Talagang ang mga bata ay nagiging malusog, lumalakas ang immune, di ba? Yung mga mommies dito na mga katunay, di ba? Kaysa yung ano, yung feeding bottle agad, yung iba ayaw magpadede, di ba? Sa mismong gatas ng ina. Pero talagang is healthy talaga ang mga bata talaga kapag lumaki sa gatas ng ina. While we have programs already for breastfeeding education, we must make sure that illness are implemented in the barangay level para makarating talaga sa ating mga nanay pati sa mga tatay na nag-aalalay sa ating mga breastfeeding mothers. Yes. At bago po ako magtapos ng aking talumpati, pagdating po sa period of amendments, I will request na bawasan po ang budget ng DNR na meron pong 12 billion pesos ang Office of the Secretary at 2 billion doon akin pong ilalakad at ilalaban na may transfer po sa Philippine National Children's Hospital na mas nangangailangan ng tulong. Sana po ang ating mga taga DOH, ang ating mga taga DBM at maging ang ating mga otoridad, my esteemed colleagues in Congress and Senate, I invite you to visit this hospital. Dahil nung makausap ko po sila, wala ro pong nagbibisita sa kanila na mga opisyal ng gobyerno. Marami na pong bumibisita sa Philippine Children Medical Center. Marami pong sumusuporta doon. As a matter of fact, I was told na recently they received 100 million pesos assistance fund from the government. Meron silang malasakit center. In fact, my brother, Secretary Erwin Tulfo, before he became secretary, nag-donate ng 4 million pesos. Marami pong mga donor ang PCMC, which I really appreciate. Pero sa National Children's Hospital, wala. Ilang secretary na po ang nagpalit-palit sa ating gobyerno, ni isang DOH secretary, wala rin pong pumunta roon para bumisita. Para makita sana nila ang tunay na kalagayan ng mga pasyente doon. Wala rin pong bumibisita mga taga-gobyerno. Dahil ba, ito isang maliit lamang na ospital, dahil ba ang pupunta rito, mga anak ng mga pinakamahirap na tao sa Pilipinas, the poorest of the poor, I challenge the DOH, the DBM, and all my esteemed colleagues, sana po, kung meron kayong panahon, bisitahin niyo po para makita niyo naman po kung gaano kalunos-lunos ang kalagayan ng mga pasyente doon. Like I already said sa speech ko kanina, hindi ko po kinaya, halos mapayak po ako nung pumasok po ako sa isang ward and I saw this kid, 6 years old, dying, already sentenced to death, stage 4 cancer. Tawawa po. At makikita ko po yung dingding nila, butas-butas, tumutulo ang bintana. God. Yan talaga nakakabilib kay Sen.Raffy Tulfo eh. Iniintindi niya talaga yung mga pangangailangan ng mga tao. Lalo na yan, yung ospital na yan. Is yung mga bata kawawa. No? Kaya dapat talaga maidulog at mabigyan ng aksyon yung mga ganyang bagay na yan. Pasag ang bintana at ang ipinagpalit sa halip na papalitan ng salamin. Plywood po ang ipinalit. At yung ibang bintana na talaga hindi na maramedyuhan, nilagyan po ng kurtina. Na kurtina pinaglipasan ng panahon na hindi pa napaglabahan. Mariusip. Kaya po kawawa yung National Children's Hospital. Grabe. That's why inuulit ko po. Sana mapansin naman ni PBBM, no, ng gobyerno natin, no, lahat ng mga pampublikong ospital natin ay mapansin, lalo na yung ospital ng mga bata, yung Children's Hospital na yan. Kailangan, kasi mga bata yan eh, mga babies din yung mga nadyadyan, mga bata. Kailangan talaga is maging maayos naman yung pasilidad ng ospital. Di ba? Mabigyan ng pansin. O, mabigyan ng pondo talaga. Yan ang mga bagay na dapat pondohan ng gobyerno. Ipaglalaban ko po na bawasan ang budget ng DNR na para sa akin maraming pagkukulang. 10 billion para sa Office of the Secretary and 2 billion support for the operation. Another 2 billion which is 12 billion. So 2 billion po ang dapat mabawas sa DNR at yan po ay may transfer
sa National Children's Hospital na mas nangangailangan po ng tulong dahil dito po yung mga inosenteng anghel ang dapat natin matulungan sa perang yan. Tama. Ayun, at natunghaya natin ang video na nagmula kay Balitang Masa. Ayan, kita natin ang aksyon ni Sen.Raffy Tulfo para sa Children's Hospital. At maayos, maigi ang pasalidad ng Children's Hospital. Diba? Para naman maging maayos ang ano ng mga bata. Para maging maginhawa. Diba? Yung mga bagay na yan, yung mga ospital natin, yan ang dapat mapondohan talaga. Hindi yung kung ano-ano yung mapopondohan. Kasi mas kailangan yan ng mga tao, yung ospital. Pero sana naman din, yung mga nasa public hospital, na mga naglilingkod dyan, is syempre, dapat maging makatao din naman kayo sa mga tao. Kasi minsan talaga is, alam naman natin, pag sa public hospital, merong mababait, pero meron din namang hindi makatao makitungo. Diba? Sana mabago din yun. Pero sana ito nga yung hinihiling ni Sen.Raffy ay matupad para sa Children's Hospital, diba? Na maisaayos, no? So once again, I'm BT and I'm out. Peace!